Purihin ang Diyos. Ang Diyos natin ay marapat sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Awitan natin ang Panginoon, dwelling place. Praise God. Hallelujah. Tayong lahat po. God of glory, God of wonders, God of beauty, you reign through all eternity. Before the mountains or the earth had been formed, you were my everlasting Lord. Misa pa, God of glory, God of glory, God of wonders, amen, God of beauty, you reign through all eternity, before the mountains or the earth had been formed, you were my everlasting Lord. You've been our home, you've been our shelter, safe for young and palang umaga sa ating lahat, ang Diyos natin ay mabuti. Bakit po? Sapagkat tayong lahat ay naging masikap na sumuway sa Kanyang kalooban. Tayong lahat ay naging masikap na lumayo sa Kanya. Pero ang Diyos natin ay sadyang mabuti. Naging masikap din naman Siya na abutin tayo. Naging masikap tayo na lumayo sa Kanya. Ngunit ang Diyos ay naging masikap, lalong masikap na abutin tayo habang tayo ay lumalayo sa Kanya. Pinatunayan Niya ang Kanyang buong sikap na abutin tayo at tayo po ay hanapin sa paraan na ibinigay Niya pa ang Kanyang kaisa-isang anak para bayaran tayo sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, sa aklat ng Deuteronomy chapter 30, naging masikap ang mga Hudyo na lumayo sa Panginoon. Pero nagbigay siya ng mga kautusan. Kaya ang sabi sa Deuteronomy 30, inilapit ko sa inyong mga labi at sa inyong mga puso ang mga kautusan upang inyong gawin. Wala nang mananaog sa langit para hanapin ang mga kautusan. Wala nang pupunta sa karagatan para sumisid at maghanap ng mga kasulatan kung ano ang nais sabihin ng Panginoon. Sapagkat ibinigay na ng Diyos kay Moises ang mga kautusan, inilapit na sa kanila upang kanilang makilala, mapakinggan, at maisagawa. Ginamit ni Apostol Pablo ang mga salitang ito sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo Jesus. Sino ang mananaog sa langit para pababain si Kristo? Bumaba na po siya. Sino ang pupunta sa kalaliman para ibangon na maguli si Kristo sa mga patay? Wala po, sapagkat binangon na si Kristo sa mga patay ng ating Diyos Ama. Inilapit na sa ating bibig at sa ating puso ang pananampalataya. At ano na lang po ang gagawin natin? Kung sasabihin ng ating bibig na si Kristo Jesus ang Panginoon at pananampalataya tayo ng buong puso na siya'y binuhay na maguli sa mga patay, maliligtas tayong lahat. Kaya purihin ang Panginoon sa kabila ng pagsisikap natin na lumayo sa Kanya, naging masikap Siya na abutin po tayo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Alam niyo, isa pang kaisipan na binigay sa akin ng Panginoon, ang kaaway, napakasikap niya na ipahamak tayo. Pero wala siyang bugtong na anak na inalay para mapahamak tayo. Wala siyang buhay na inalay para mapahamak tayo. Ang Diyos, masikap siya na maligtas ang bawat isa sa atin sapagkat inalay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. You've been our home. Awitin po natin yung chorus. You've been our home.
You've been our shelter, safe for young and old. To generations past, we stand in awe. For a God so great, we stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. You've been our home. Shelter safe for young and old. Generations past, we stand in awe. For a God so great, we stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you made our dwelling. Aming Diyos, aming Ama, subok na kayong kublihan at tanggulan simula pa ng unang mga panahon. Hanggang ngayon, subok po kayo na aming tagapagtanggol. At nagawa niyo po kaming ipagtanggol sa isang tiyak na kapahamakan. Nagawa niyo po kaming iligtas sa kabila na hindi kami karapat-dapat sa kaligtasan. Kagaya ng aming inawit, we stand in awe. Kami po'y lubos na namamangha sa inyong kadakilaan at kabutihan na ginawa po sa aming buhay. Ang pagpapala niyo po, Diyos, ay sumagana sa amin sa umagang ito. Mag-usap po kayo sa bawat isa sa pamamagitan ng inyong mga salita sangayon sa aming po mga pangangailangang espiritwal. Kami po'y lubos na nagpapakumbaba, humihingi ng kakayanan mula sa inyo. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa namin pagkukulang at pagkakasala. Gasa niyo po kami ng inyong makapangyariang banal na dugo, Panginoong Hesukristo. Banal na Espiritu, hinihingi namin sa inyo ang inyong kapangyarihan upang ang bawat salita ay magkaroon ng kaliwanagan sa aming puso at kaisipan. Upang sa gayon ay magawa po namin sundin ang kalooban ng aming Amang nasa langit. Salamat po. Hindi niyo po ipinagkait ang inyong kaligtasan. Salamat po. Dahil sa kabila ng aming masikap na paglayo sa inyo, lubos na higit ang inyong pagiging masikap na hanapin kami. Salamat, Panginoon. Salamat po. Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay naligtas po kami. Sa inyo po lahat ng papuri, lahat ng parangal at pagsamba, sa ngala ng Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tuloy po natin yung ating pinag-aaralan sa Aklat ng Roma. Sa Kapitulo 9, sa Talatang 6. Romans chapter 9, verse 6. Babasahin ko po. Hindi ito nangangahulugan na hindi natupad ang pangako ng Diyos dahil hindi sila sumasampalataya. Sapagkat hindi naman lahat ng nagmula kay Israel ay may tuturing pinili ng Diyos. Bibigyan po natin muli ng background yung ating binasa. Nung mga nakaraan, pinag-aralan po natin sa verse 1 and 3, yung damdamin ni Apostol Pablo para sa mga kapwa niya Hudyo. Dahil marami sa kanyang mga kababayan ang hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesus, at silang naging dahilan kung bakit ipinako ang ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, nakaramdam si Apostol Pablo ng matinding lungkot sa kanyang puso na napagpasyahan niyang mabuti na lang na mapahamak na rin siya kasama ng kanyang mga kababayan kung hindi lang din sila kikilala sa Panginoon. Matinding kalungkutan, ano? Dahil maging siya ay naisipan niyang mapahamak na lang din kung mapapahamak lang din yung kanyang mga kababayan. Sa Romans chapter 9 verse 4 to 5, sinabi ni Apostol Pablo yung pitong katangian, natatanging katangian ng mga Hudyo, pitong natatanging kalalagayan ng mga Hudyo na may dahilan sila para kilalanin ang Panginoong Hesukristo. Pero sa kabila ng pitong natatanging kalalagayan na yon, sila pa rin ang naging dahilan kung bakit
napako ang ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Sila ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesukristo ay hinuli at hinatulan ng kamatayan sa kabila ng pitong natatanging katangian na meron sila. Yung pagkupkup, yung kalwalhatian, yung pagbibigay ng tipan, at marami pang mga iba. Ngayon naman, dito sa ating binasa, may namuong tanong. At ang tanong po, nangangahulugan ba na nawawala ng kabuluhan ang pangako o salita ng Diyos dahil ang marami sa kanila ay hindi sumasampalataya? Dahil ba sa maraming mga Hudyo ang hindi sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Ibig sabihin ba nito na wala ng kabuluhan ang mga salita ng Diyos? Nangangahulugan ba na napunta sa wala ang mga pangako ng Panginoon? Dahil marami sa mga Hudyo ang hindi sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang sagot ni Apostol Pablo. Hindi ito nangangahulugan na hindi natupad ang mga pangako ng Diyos dahil hindi sila sumasampalataya. Bakit po? Sapagkat hindi naman lahat nagmula kay Israel ay maituturing na pinili ng Diyos. Hindi naman ng lahat ng manggagaling kay Israel ay pinili ng Diyos. At hindi naman lahat na nagmula kay Abraham ay maituturing na mga anak ni Abraham. Ang mga anak lang talaga ni Abraham ay yung mga anak sa pangako. Ang mga anak lang talaga ni Abraham na magmamana ng pangako ay yung mga anak sa pangako o anak kay Sarah. Meron kasing tatlong asawa si Abraham, si Hagar, at si Sarah, at si Keturah. At ang pagmumulan lamang ng pangako ay yung anak sa pangako. Ang magsisitanggap lamang ng pangako ay yung mga anak doon sa pangako. Ang mga anak lang na magmumula kay Isaac, ang mga lahi ng aking ipinangako. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng anak ni Abraham ay maituturing na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang na ipinanganak ayon sa pangako. Sapagkat ganito ang ipinangako ng Diyos sa kanya. Babalik ako rito sa ganito rin panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki si Sarah. Ang totoo, bago binigay yung pangako na yun, meron ng anak si Abraham, si Ismael. Anak niya dun sa kanyang alipin na si Hagar. Pero ganun pa man, ang sabi ng Panginoon, babalik ako sa susunod na taon, bibigyan talaga kita ng anak sa pamamagitan ni Sarah. At yun yung anak sa pangako. At ang lumabas po doon na anak ay si Isaac. Hindi lang iyon, kundi nangyari rin ang ganoon sa dalawang anak ni Rebecca sa ating ninunong si Isaac. Ipinakita rin ng Diyos na hindi lahat ng nagmula kay Abraham ay itinuturing ng mga anak niya. Bago pa man ipinanganak ang kambal, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa nakababatang kapatid, si Esau tsaka si Jacob. Maglilingkod yung panganaw, panganay na si Esau sa kanyang nakababatang kapatid na si Jacob. Sinabi ito ng Diyos noong wala pa silang magagawang mabuti o nagagawang mabuti o masama para patunayan na ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa ng tao. Kaya po dito makikita natin, mga kapatid, hindi nawala ng kabuluhan ang pangako ng Diyos dahil marami ang hindi sumampalataya. Dahil ang totoo, sa madaling salita, marami din sa kabilang banda ang sumampalataya, lalo na dun sa bahagi ng lahi na nagmula po kay Jacob o kay Israel. Pero marami ang hindi pa rin sumampalataya, pero hindi nangangahulugan na nawala ng kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ngayon, sa kabuuan, mga kapatid, ibig sabihin ba nawawala ng kabuluhan ang pangako ng Diyos sa atin? Nawawala ng kabuluhan ang salita ng Diyos dahil marami sa mundong ito ang hindi sumasampalataya? Hindi po, mga kapatid. Hindi magbabago ang katapatan ng Diyos dahil marami ang hindi nagiging tapat. Hindi nakukompromiso ang Diyos sa kanyang mga katangian dahil sa kasamaan ng sanlibutan. Tayo lang ang may kakayanang makompromiso . Kapag ka ang mga nasa tabi natin ay masasama, nagiging masama rin tayo. Kapag ka ang mga nasa paligid natin ay
namumuhay ng may pagsuway sa kalooban ng Diyos, ilang panahon lang din ang lumilipas, ganun na rin tayo. Kahit nga hindi ka marunong magmura, kapag kayo mga kaibigan mo malalakas magmura, ilang panahon lang matututo ka na rin magmura. Huwag natin ilagay ang Diyos sa ganong klase ng kalalagayan na kapag ka masama ang tao, ibig sabihin ay magiging masama na rin siya. Na kung ang tao ay hindi magiging tapat, ibig sabihin ang Diyos ay hindi magiging tapat. Nasabi sa Romans chapter 3 verse 3 to 4, kung hindi naging tapat ang ilan sa pagsunod sa Diyos, nangangahulugan bang hindi na rin magiging tapat ang Diyos sa pagtupad sa kanyang mga pangako? Aba, hindi. Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang salita. Magiging sinungaling man ang lahat ng tao, gayon nga sinasabi sa kasulatan, mapapatunayang tapat ka sa iyong salita at laging tama sa iyong paghatol. Nasabi rin po ni Apostol Pablo kay Timoteo ang ganitong mga salita, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat. Kung hindi man maging tapat ang bawat isa sa atin, hindi nangangahulugan ay makukompromiso din ang Diyos sa kanyang katapatan at hindi na siya magiging tapat. Purihin po ang Diyos. Bakit po? Sa kabila na tayo ay hindi nagiging tapat, ang Diyos ay mananatiling tapat. Sa kabila na ang lahat ng tao ay sinungaling, ang Diyos ay mananatiling hindi sinungaling. Sa kabila na ang lahat ay masikap sa kasamaan, mananatiling ang Diyos natin ay masikap sa kabutihan. At purihin ng Panginoon, kung meron mang pag-uusapan tayo ngayong umaga, nabibigyan natin ang diin. Mga kapatid, merong isang namumuong tanong sa aking kaisipan sa ayon sa ating pinag-uusapan. At alam ko, katanungan din ito para sa marami sa atin. Nangangahulugan ba na ang katapatan ng Diyos ay nawawalan ng kabuluhan dahil meron tayong mga inaasahan o gustong mangyari na hindi nangyayari? Ulitin ko po. Ibig sabihin ba, ang Diyos ay hindi na tapat? Nawawalan ba ng kabuluhan ang katapatan ng Diyos o nawawalan ng kabuluhan ang kanyang mga salita dahil meron tayong gustong mangyari o inaasahan na mga mangyayari pero hindi ito ang nangyayari? Mga kapatid, ang sagot ng Diyos, ang pasya ng Diyos sa maraming bagay, siguro mas mabuting sabihin, hindi nakasalalay ang mabubuting pasya ng Diyos sa mga bagay na inaasahan natin o gusto nating mangyari. Uulitin ko po, hindi nakasalalay ang mabubuting desisyon o pasya ng Diyos sa mga bagay na inaasahan natin o gusto nating mangyari. Marahil iniisip ng marami sa atin, ang pagpapasya ng Diyos nakasalalay sa mga bagay na gusto natin. Ito pa nga ang nakakalungkot eh, pakinggan natin ito ha. Marami sa atin, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon dahil naniwala tayo na mapapasunod natin siya. Isipin niyo yun, uulitin ko po. Marami sa atin, nagpasya na gawing Panginoon si Jesus ng ating buhay dahil naniniwala tayo na gagawin niya ang mga bagay na gusto natin. Mga kapatid, nakita niyo po, nasaan yung essence ng kanyang pagiging Panginoon kung pinaniwalaan lang natin siya na Panginoon dahil ibibigay niya yung gusto mo. Kaya nga naniwala tayo na siya ang Panginoon, ibig sabihin, handa kang isuko ang mga kagustuhan mo dahil alam mong mas mabuti yung kagustuhan ng Panginoon para sa iyo. Na alam mong ang pinakamalaking hadlang para sa iyong kaligtasan ay ang iyong mga kagustuhan o mga pagnanasa sa sarili na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang magiging hadlang kung bakit hindi ka maliligtas. We accept Jesus as our Lord of our lives. Bakit po? Sign of our submission. Nagpapasakop tayo sa Kanya. Niwawalang kabuluhan natin ang ating sarili upang sa gayon ang Panginoon ang masunod po sa atin. Kaya ang sagot po doon sa tanong kanina, nawawalan ba ng kabuluhan ang mga pangako ng Diyos o ang salita ng Diyos dahil may mga gusto tayo o may mga ninanasa tayo na hindi nangyayari? Mga kapatid, hindi man mangyari yung gusto mo, hindi ibig sabihin hindi na tapat ang Diyos.
Kung may pinagpe-pray ka na isang bagay na hindi natutupad o hindi nangyayari, hindi ibig sabihin ang Diyos ay hindi tapat. Marami magsasabi siguro sa akin, di ba pastor, may mga pangako ang Panginoon? Sinabi niya, He will give the desires of your heart. Ibibigay niya ang pagdanasa ng iyong puso. Pero may kondisyon yon. Ibibigay ng Panginoon ang pagdanasa ng iyong puso, magpakaligaya ka muna sa Kanya. Ang sabi ng 37 verse 4 ng awit, magpakaligaya ka sa Panginoon at bibigyan Kanya ng nasa ng iyong puso. Kasi isang tiyak mga kapatid, kapag nagpakaligaya tayo sa Panginoon, ano man ang gugustuhin natin, ano man ang nanasahin natin, sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero kung ang ligaya natin ay nasa mundong ito, ang ligaya natin ay sang-ayon lang sa hilig ng ating laman, tiyak na malayo sa kalooban ng Panginoon yan. Kaya maraming bagay hindi pinaparating ng Diyos kasi ayaw Kanyang mapahamak. Yung ninanasa mo sang-ayon lang sa hilig ng laman, yung ninanasa mo sang-ayon lang sa hilig ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, kung sasabihin natin, eh pastor, di ba, ibibigay talaga ng Panginoon yung ninanasa ng puso natin, pangako niya yan eh. Sa Psalms 37 verse 4, tama po mga kapatid. Pangako po ng Diyos yan. Pero hindi ibig sabihin, ibibigay niya ang ninanasa niyo, ay yun lang yung pangahawakan natin. May kondisyon po yun, magpakaligaya ka sa Panginoon. Meron pa nga akong alam sa John chapter 15, verse 7, pakinggan niyo po ah. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. O kita mo, pastor, kapag meron ka palang gusto, hingin mo lang sa Panginoon, ibibigay niya sa iyo. Mga kapatid, yun agad ang nakita natin eh. Yung kapag ka may hiningi ka, ibibigay ng Panginoon. Kapag ka lumapit ka sa Kanya, matutupad ang iyong mga pangarap. Kapag lumapit ka sa Kanya, ibibigay niya ang inyong mga kagustuhan. Yun agad ang nakita natin. Kaya nung sabihin ng pastor, tanggapin niyo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap mo siya bilang Panginoon. Bakit? Kasi alam mong mapapasunod mo siya. Mga kapatid, baguhin nga natin ang ating kaisipan. Mga lingkod ng Panginoon, hikayatin natin ang tao na tanggapin ang Panginoon, Jesus, sa kanilang buhay. Bakit? Sa anong kadahilanan? Upang alisan ang kanilang sarili ng dahilan na masunod ang kanilang hilig ng laman. Upang alisan ang kanilang sarili ng karapatan. Tanggapin niyo ang Panginoon bilang tagapagligtas. Hindi dahil mapapasunod niyo siya, kundi nagpasya na kayong sumunod sa Kanya. Uulitin ko po, mga kapatid. Tatanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi dahil mapapasunod natin siya, kundi dahil susunod na tayo sa Kanya. Kaya yung mga kondisyon tulad nito, tignan nyo, pastor, manalangin daw tapos ibibigay yung gusto mo. Tama po yon, hindi po ako tutol dyan. Marami na rin po akong pinag-pray na binigay ng Panginoon. Marami na po ako. Ako po, istorya po ako ng himala. Kayo rin po, alam ko po, ang bawat istorya ng buhay nyo ay istorya ng mga himala at kababalaghan. Pero mga kapatid, may kondisyon. Bago ibigay ng Panginoon yung kagustuhan mo, sabi, manatili kayo sa Kanya at ang salita niya ay manatili sa inyo. Remain in Him at ayaan yung salita niya ay manatili rin sa inyo. At alam niyo mga kapatid, pag nagpakaligaya tayo sa Kanya, kapag mananatili tayo sa Kanya, kapag ginawa natin ang mga bagay na ito, isang tiyak, anuman ang gugustuhin ng ating puso, anuman ang nanasahin natin, ay laging sasang-ayon sa Kanyang kalooban. Hindi tayo hihingi ng isang bagay na malayo sa layunin ng dakilang komisyon. Hindi ka hihingi ng isang bagay dahil sa sarili lang kapakanan o sa hilig ng laman. Hihingin mo ang isang bagay para sa layunin ng dakilang komisyon, para sa layunin ng kaharian ng Diyos, dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, masama bang pagpalain tayo ng Diyos? Tama lang na pagpalain tayo ng Panginoon. Pero dapat kasabay ng paglagong espiritual. Bakit po? Kagaya ng ginawa ni sinabi ni Juan kay Gayo. Pakinggan niyo po sa 3 Juan, talatang 2. Minamahal,
aking idinadalangin na sa lahat ng bagay, guminhawa ka. Gusto ko pagpalaing ka ng Panginoon sa lahat ng bagay eh. Pero sa isang kondisyon. Sabi, guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa o kaya naman ng iyong espiritu. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, pag guminhawa tayo sa maraming bagay, ay kasabay noon yung pagginhawa ng ating pong spiritual na pamumuhay. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na kapag binigay niya sa iyo yung isang bagay, hindi mo ikapapahamak. Madalas na halimbawa ito ng marami sa atin. Sino sa atin na magbibigay ng 10 milyon sa isang 3 taong gulang? Bakit hindi nyo nagagawang pagkatiwalaan yung anak nyo ng malaking halaga, yung mga baby o yung mga maliliit na bata? Kasi alam nyo na hindi sasapat sa kung anong meron silang kaisipan. Ikapapahamak nila yung meron sila. E tiyak na kapag kayong bata ay may dalang 10 milyon, naglalakad dyan sa daan, mapapahamak yan. Baka mapatay yan dahil kukuhain yung pera niya sa kanya. O kaya naman, kung may kaisipan na siyang bumili, wawaldasin niya yan sa mga bagay na ikapapahamak niya. Kaya mga kapatid, ang nais po ng Panginoon, kung bibigyan niya man tayo ng pagpapala, ay kasabay ng paglagong espiritual. Kagaya ng sinabi ni Juan, sabi niya, gusto ko pagpalaing ka sa lahat ng bagay eh. Gusto ko guminhawa ka, maging yung physical na katawan mo, bumuti. Bakit? Kasabay nito yung paglagong espiritual. Dahil alam ko na hindi mo ikapapahamak ang mga pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos. Bakit? Kasi malago ka na sa spiritual. At kung bibigyan ka ng Panginoon ng mga pagpapala, malakas na pangangatawan, tiyak na magagamit yan sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, gusto tayong pagpalain ng Panginoon. Yun po ang totoo. Pero kinakailangang lumago tayo sa spiritual. Dun sa Matthew 6:33, marami sa mga kababayan natin ang nakikita lang yung all these things shall be added unto you. O tignan nyo, idaragdag ng Panginoon yung mga blessings. Mga kapatid, pag-aralan nyo muna yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran ng higit sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, isa po ang tiyak. Ano? Yung mga ninanasa natin, susunod na lang yan kung may malago tayong espiritual na pamumuhay. Basahin natin sa Romans 7:18. Mga kapatid, kasi kung idadahilan natin, Pastor, He will give the desires of our hearts. O sige nga po, papayag na ako, ibibigay ng Panginoon yung pagnanasa ng puso natin. Pero babasahin ko muna to bago tayo magkasundo-sundo sa madalas na inaangkin nating salita na God will give the desires of my heart. Babasahin ko muna po ito. Sapagkat nalalaman ko na sa aking sarili, sa makatuwid bagay sa aking laman, hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa na nasa akin, datapot ang paggawa ng mabuti ay wala. Nakita niyo po, wala daw pong tumitirang mabuti sa ating lahat. Kaya kung susundin ng Diyos ang ninanasa ng ating puso, mapapabuti ba tayo? Eh Pastor, mapapabuti yan. Alam, basta't sumunod na lang ang Panginoon sa akin. Mga kapatid, ang Diyos lang ang mabuti. Ang Diyos ay tapat. Kaya po, kung ibibigay ng Panginoon yung kagustuhan natin, tiyak na binigay ng Panginoon sa iyo yun para makabuti sa iyo. Mga kapatid, kaya ang sagot ng Panginoon hindi nakasalalay dahil sa mga kagustuhan natin. Ang sagot ng Panginoon ay nakasalalay dahil ang Diyos ay mabuti. Nakasalalay ang pasya ng Diyos sa kapurian ng kalwalatian ng kanyang dakilang biyaya na ang dulot ay buhay na walang hanggan sa mga hinirang. Tatandaan po natin, ang nakasalalay ang mga pagpapasya ng Panginoon sa kapurian ng kalwalatian ng kanyang dakilang biyaya kung saan mapapapurihan, kung saan madadakila ang kanyang biyaya. Ano yung kanyang biyaya? Yung paraan ng kanyang pagliligtas. Yung paraan ng kanyang pag-aaring ganap, yung paraan ng kanyang pag-abot sa mga taong hindi karapat-dapat. In order for that grace to be emphasized, mga kapatid, doon nakasalalay ang pasya ng Panginoon.
kung saan maluluwalhati ang kadakilaan ng kalwalatian ng kanyang biyaya. Kung sa pamamagitan ng aking pagkakasakit, lalong mabibigyan ng karangalan ng Panginoon, so be it. Mga kapatid, kahit nga ang kasamaan ng sanlibutan, nagagamit ng Panginoon yung mga taong hindi hinirang, nagagamit ng Panginoon yung kanilang kasamaan para lalong makita ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba si Paraon, naging instrumento siya para makita lalo ang kapangyarihan ng Diyos? Romans 9:17. Sapagkat ayon sa kasulatan, sinabi ng Diyos sa Paraon, pinayagan kitang mamuhay dahil dito. Pinayagan niyang mabuhay si Paraon, kahit na alam ng Diyos na matigas ang ulo ni Paraon. Bakit kita pinayagang mabuhay? Para maipakita ko ang kapangyarihan ko sa pamamagitan mo. Isipin niyo po yun, kahit sa mga taong mapapahamak, ang nais ng Panginoon ay makita ang kalwalatian ng kayamanan ng kanyang biyaya at ng kanyang kapangyarihan. Ephesians 1:6, dito po nakabatay kung bakit natuloy ang lahat ng bagay. Bakit nalikha ang lahat ng bagay? Bakit wala pa ang mga nilikha ng Panginoon ay pinili niya na tayo, hinirang niya na tayo? Ito po, dito nakasalalay. Ephesians 1:6, sa ikapupuri ng kalwalatian ng kanyang biyaya na sa atin ipinagkaloob ng masagana na minamahal. Pag binasa niyo yan from verse 3, bakit ipinagkaloob lahat ng pagpapalang makalangit? Bakit tayo pinili ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan? Bakit tayo napasama sa pagkupkup bilang mga anak? Bakit tayo iniligtas ng Panginoon? Bakit natuloy ang lahat ng bagay? For the glory and for the praise of the glory of His grace. Para sa kapurihan ng kalwalatian ng kanyang dakilang biyaya. Doon nakabase ang pagpapasya ng Panginoon. At bilang panghuli, mga kapatid, ang Diyos, ang kanyang mabuting pagpapasya ay nakasalalay dahil siya ay mabuti. Mga kapatid, ang oo ng Diyos ay mabuti. At ang hindi ng Diyos ay mabuti. Pag sinabi ng Panginoon na maghintay ka, mabuti pa rin yon. Bakit po? Dahil sa kung sino yung nagsabi. Uulitin ko po ah. Kung ang sagot ng Panginoon ay hindi, magtatampo na ba tayo? Mga kapatid, huwag tayong magtampo sa Diyos dahil ang sagot niya hindi. Tignan natin kung sino yung sumagot. Yung sumagot ng hindi ay yung Diyos din na mabuti. Kaya kung sinabi ng Diyos na hindi, ikabubuti mo yon, kapatid. Alam nyo, dito po, kapag ka merong isang taong galit na galit sa inyo, merong isang taong napakasama at galit sa inyo, hahatagan kayo ng masarap na pagkain. Kakainin nyo ba? Mag-aalinlangan kayo. Baka hindi nyo kainin yon, kahit napakasarap na pagkain o kahit napakaganda ng preparasyon, napakagandang tignan ng pagkain. Pero nagdududa kang kainin. Bakit? Kasi alam mong masamang tao yung naghatag eh. Kasi alam mong may galit sa iyo yung naghanda. Pero alam niyo mga kapatid, kapag mabuting tao yung naghanda ng pagkain, alam niyo na ikabubuti niyo yung kanyang hinatag. Alam niyo kung ang Diyos ay masama, yung oo niya, ikasasama natin. Yung hindi niya, ikasasama din natin. Pero dahil sa ang Diyos natin ay mabuti, ang oo niya ay makakabuti sa atin, yung hindi niya ay makakabuti rin sa atin. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Mga kapatid, nais ko pong magtapos dito. Ano man ang kalagayan natin ngayon sa buhay, mabuti ang Diyos. Pinahintulutan niya ang lahat ng ito para sa kalwalatian ng dakila niyang biyaya at para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin sa kapakanan ng ating kaligtasan. Madalas, didisiplinahin pa nga tayo ng Panginoon sa maraming pagkakataon. Magagawa niyang ang ating mga katawan ay saktan para sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Magagawa niyang hatulan tayo sa pangkasalukuyang panahon, wag lang tayong hatulan kasama ng mga taong mapapahamak sa impyerno. Mga kapatid, yun ang ating panghawakan. Wag nating pagdudahan ang kabutihan ng Diyos dahil may mga ninanasa ka na hindi nangyayari. Wag nating pag-isipan ang katapatan ng Diyos dahil meron tayong mga gusto na hindi natutupad. Mananatiling ang Diyos ay tapat at mabuti. Mga kapatid,
kahit na yung mga ninanasa natin ay hindi dumarating. Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito. Panginoon, maraming salamat po. Sadyang kayo po ay mabuti. Sadyang kayo po ay Diyos na tapat. Purihin po ang inyong dakilang pangalan. Salamat po sa mga kasagutang binibigay niyo sa amin sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid saan mang lugar sa buong mundo. Higit sa lahat, ang pagsaganang espiritual, paglagong espiritual ay dumating po sa bawat isa. Biyaya at kapayapaan po ay dumami sa aming lahat. Ang aming pong kaisipan ay punuin niyo ng karunungan at kaalaman, kaunawaan na nanggagaling po sa inyo. Maraming salamat po. Ano man ang kahilingan ng bawat isa, sinasang-ayunan ko rin po ito sa ngalan ng Panginoong Yesus. Sang-ayon po sa inyong kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa buong maghapon. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya. Pagpalain niyo po ang bawat relasyon ng mag-asawa. Pagpalain niyo po ang relasyon ng anak sa kanila pong mga magulang at ng magulang sa kanya pong mga anak. Pagpalain niyo po ang relasyon ng magkakapatid. Pagpalain niyo po ang relasyon ng magkakapatid sa iglesia. Ang pabor niyo po ay korona niyo sa aming mga ulunan. Ang kalwalatian niyo po ay makita sa amin. Balutan niyo po kami ng kapangyarihan ng inyong banal na dugo. Puspusin niyo po kami ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa inyo po lahat ng papuri, lahat ng parangal at pagsamba at pagdakila. Ang bawat salitang aming napakinggan ay magkaroon ng kumbiksyon sa aming pong mga puso. Ito po ay magbunga ng mabuting pagnanasa sa amin para magpasya na sundin ang inyong kalooban. Para labanan ang anumang pagrereklamo o mga katanungan na namumuo sa amin na hindi sang-ayon sa katotohanan. Salamat po sa inyo po lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, ang lahat ng pagdakila. To Jesus alone be the glory. Amen and amen. Magandang umaga po sa Sister Gina Yen ng DFC Taiwan. God bless you po. Happy anniversary doon sa isang iglesia natin sa Taiwan, sa Dalyaw po yata. Happy anniversary po sa inyo dyan. Ilang taon ng pagtatagumpay ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Purihin ang Diyos. Sister Jeneline, Sister Marites, God bless you po. God bless. So, Diyos po ang lahat ng papuri po.